Magandang araw po mga gilim naming tagapakinig. Narito ang isang kasaysayan ng isang binata na tuto sa kanyang pagkakamali. Siya ay si Carlos. Tatlo kami magkakapatid. May asawa ng panganay. At kami na lang ni Ate Mina ang kasama ni Inay. Kahit wala na si Itay, ay naitaguyod pa rin ni Inay ang aming pag-aaral. Kaya naman maayos ang aking trabaho. Pero gastador ako. Mahilig sa gimmick. Kaya madalas akong gumagawa ng mga kwento upang mapagtakpan ang aking pagkukulang. Bakit ngayon ka lang, Carlos? Isang oras kang late. Oo nga, Carlos. Dumating na si boss natin. Ganun ba? Kanina pa ako dapat narito, kaya lang nakita ko yung babae, hinuhold up ng lalaki. Huh? Tinulungan ko. Ano ginawa mo? Sinunto ko yung hold upper. Nabitiwan niya yung hawak niyang patalim. Tapos? Gitumakbo siya. Ay, yung babae, sinumahan ko magpa-blatter sa pulis. Kaya ako na late. Palagay niyo kaya, may intindihan ako ni Ma'am Elsa? Paliwanag mo na lang yan kay Ma'am. Tingin ko naman, maunawaan ka niya. Tama si Mark. Mabait naman si Mami. Mabuti ang ginawa mo. Salamat sa inyo, Mark. Roldan, naunawaan niyo ako. Inalakas niyo pa ang loob ko. O sige ha, pupuntaan ko na si Ma'am Elsa. Nay, pakiabot nga po ng kanin sa kaulam. Eto, Carlos. Ano po? Dami mong kinakain, ah. Para bang hindi ka napagalitan kanina sa trabaho mo. Late ka na nga pumasok. Kasi nga, tanghali ka na nagising dahil gumimik ka pa kagabi. Talagang hindi ako napagalitan, Ate Mina. Bumilib pa nga sila sa akin, eh. Ano? Paano nangyari yun? Dahil po sa ginawa kong kwento, Nay. At ano naman yon? Sinabi ko may tinulungan akong babaeng hino-hold up. At yun, sa halip na magalit, bumilib pa sa akin. Ikaw talagang bata ka, oo. Maitago lang yung pagkukulang mo. Kung ano-ano iniimbento mong kwento. Hindi naman ganon ang solusyon para huwag kang malate sa trabaho mo. Tama! Ang dapat, huwag kang gumimik kapag may pasok ka kinabukasan. Oo na, di na mauulit yun. Hmm? So ano nga? Ang hirap kasi, ilang beses mo nang sinabi yan sa amin, pero hindi rin natutupad. Kaya nga hindi ka magtagal sa mga napapasukan mo eh. Dahil madalas, late ka. Hello, Tol. Mahal sa lugar na yun eh. Kaya naman ng mga katropa. Bakit? Wala ka bang pera? Ha? Meron ah. Ako pa bang mawawalan? May stable job naman ako. Iyon naman pala eh. Di walang problema. Kaya lang, ang inaalala ko, yung iba nating kagrupo. Baka sila yung walang pera. Meron. Nakausap ko na sila. Ganun ba? O, sige. Sabihin mo, go ako dyan. Magkita na lang tayo bukas ng gabi. O, sige. Bye. Yari, wala na akong perang panggasto sa inuman ng tropa bukas. Ano kayang pwede kong gawin? Nakakahiya namang hindi sumama. Kung mangungutang naman ako sa mga kaopisina ko, baka hindi sila magpautang dahil bago lang ako dun. Ano kayang dapat kong gawin? Alam ko na kung anong dapat kong gawin. Carlos, sure ka ba na naiintindihan mong ginagawa mo? Oo naman, Mark. Bakit ba? Mukhang ang lungkot mo eh. At baligtad ang papeles na binabasa mo. Nako, baligtad nga. Hindi ko napansin. Kaya hangga ngayon, wala kang naitatype sa computer mo. Ano ba ang problema, bro? Naawa ko sa tiya ko. Na-stroke siya. Humihingi siya lang ng tulong sa amin. Wala naman kami maitulong dahil kapos din kami. Huh? Isa pa, malaking utang na loob namin doon. Tinulungan niya kami nang mamatay ang tatay ko.
Tiyak na inaasahan ng anak ng tiyahin mo, natutulong kayo. Sigurado yun, Mart. Ikaso, wala nga kami maibigay. Gusto ko sana mabigyan mo lang kahit konti yung pinsan ko para magamit siya sa paghahanap ng iba pang makakatulong. Kailangan kasing operahan sa utak ang tiya ko. Malaking halaga kailangan doon, pre. Oo nga. Tama ka, Roldan. Kaya nga, naaawa ako sa kanila. Wala naman ako maiabot dahil malayo pa ang sahod natin. Teka. May sobra pa akong pera dito eh. Eto, huwag mo na. Bigay mo sa pinsan mo para makatulong ka. Bayaran mo na lang sa sahod mo. Ha? Oo, eto ako rin oh. May pera din ako dito. Isama mo na dyan sa pera ni Roldan para makatulong sa pinsan mo. Naku, nakakahiya naman sa inyo. Kunin mo na para maisalba ang buhay ng tiya mo. Salamat sa inyo, Mark, Roldan. Hayaan mo. Sasabihin ko kay Ma'am Els ang problema mo para matulungan ka rin niya. Salamat talaga, Mark. Maraming salamat. Ito na, merienda mong Mina. Salamat po, Nay. Ay, nabayaran ko na nga pala kanina yung kuryente at tubig natin. Ay, mabuti naman. Nay, alis muna ako. Hoy, saan napunta mo? Tiyak, doon na naman po sa tropa niya mahilig sa gimmick, Nay. Eh, halos maligo na pabango eh. Ate, ayos lang yun. Wala namang opisina bukas eh. Eh, bakit bagong t-shirt at pantalon mo? Ba, mga branded pa. Oo nga naman, anak. Malayo pa naman ang sahod mo ah. Ano ka nakabili ng mga iyan? Eh, kuno kasi. Oh. Eh, sale ito, Nay. At dahil mura lang, napahiram ako ng pera ng kasama ko. Eh, ganun, nakabili ako. O, sige po, alis na ako. Hala, mag-ingat ka! Ang lalaking yun talaga. Malayo pang sahod, nangungutang na. Mabili lang at magawa ang gusto niya. Tama ka, anak. Iniisip ko nga eh, kung paano ba mababago ang maling ugali niyang kapatid mo. Oh, Mike. Maliwanag ba sa'yo ang gagawin mo? Opo, opo, Ma'am Elsa. Okay. O ikaw, Roldan. Yes po, ma. Yes, very po. Good. Ah, siya nga pala, no? Dahil hindi makakapasok si Carlos ngayon, kayo munang dalawa ang magtutulong na gumawa doon sa mga trabahong naka-assign sa kanya. Okay? Absent pala si Carlos ngayon? Oo. Eh, magbabantay doon sa tiyahin niyang nasa ospital. Ah, eh, kasi hindi makapagbabantay ang kanyang nanay dahil nga may sakit din. Hindi ka papasok sa trabaho mo, anak? Abay, bakit? Sagot ng ulot, katuwang ko na eh. Why, kasi naman, puro kainom at gimmick. Mula ng Biyernes, Sabado, pati Linggo yata. Kaya ayan, bumigay ang katawan mo. Nagpaalam naman po ako ng maayos. Kahit na ba eh. Anak, ilang buwan ka pa lamang sa kumpanyang yon. May absent ka na agad. Eh, baka hindi ka magtagal yan. Nay, naunawaan po ako ng boss ko. Naunawaan? Ang sabihin mo, nag-invento ka na naman ng kwentong kasinungalingan. Ay naman. Anak, baguhin mo na nga yung ugali mo. Ipapahama ka dyan eh. Sinasabi ko sa'yo. Aray. Bakit po? Bakit yung hinahawakan ang dibdib nyo? Mas makasakit ang dibdib. Sobra yata kayo, napapagod eh. Anak, darin mo ako sa ospital. Nay? Hindi ako makaika. Hindi na naman papasok si Carlos? Oh, Mark. Nasa ospital naman daw ang nanay niya ngayon. Oh, bihira naman. Parang gusto ko nang maniwala sa nalaman ko. Ha? Anong nalaman?
Yung kasing kaibigan ko, nasa HR ng dating kumpanyang pinasukan ni Carlos. Mm-hmm. Napag-usapan namin si Carlos. Alam mo ba kung ano nalaman ko? Ano yun? Gandaw talaga si Carlos. Madalas malate at mag-absent dahil sa pag-gimmick. Mahilig din mag-imbento ng mga kasinungalingan para lang huwag siyang mapagalitan. O eh, nabisto. Kaya ayun, tinanggal sa trabaho. Patay. Malamang nabiktima niya tayo. Eh, si Ma'am Elsa, dumarating. Oh, Roldan, Mark. Ma'am. Alis na ako kayo, ma'am? Oo. Pero sandali lang ako. Dadalawin ko lang saglit yung kaklase ko. Eh, nasa ospital ngayon. Oh, sige ha, dyan muna kayo. Okay po. Ingat po, ma'am. Roldan, dapat malaman din ni ma'am ang impormasyong nalaman mo tungkol kay Carlos. Sa ibang araw, sasabihin ko sa kanya yun. Pag hindi siya nagmamadali. Salamat sa tulong ng binigay mo, Elsa. Buti na lang, nalaman niyo lang sa mga kaklase natin na inatake ako sa puso. Oo, eh nalaman ko yun sa ating alumni organization. At kailangan mo nga daw ng tulong, kaya ayun, nagpunta ako rito. Oh, salamat ulit. Talagang kailangan ko ito para sa mga gamot at bayaran ko dito sa hospital. Tatlo ang anak mo, hindi ba? Oo. May asawa na yung panganay. Yung pangalawa ko naman siya yung sumasagot sa mga pangangailangan namin. Wala kasi nung magkasakit ako sa puso, hindi na ako gano'ng makatrabaho. Uy, ang bunso mo, ano ang trabaho? Wala ba siyang stable job. Madalas kasi siyang lumilat ng binapasukan. Ay, nakausap ko na po yung doktor at ang sabi niya, Carlos? Ma'am Elsa? Huwag kakliyaya kayo ng alam ko, Elsa. Oo, Epang. Tauhan ko siya sa aking departamento. Kayo po palang kaklase ng nanay ko nung high school? Oo. Ay, oh, sige ha. At ako hindi na magtatagal. May trabaho pa kasi. Wala mo yung salawat ni Elsa. Wala yun. Makikumusta na lang ako sa mga kaklase natin. Oo, makakarating yun. Carlos. Ma'am. Alagaan mong nanay mo, ha? Opo, ma'am. Boss, mapayo yung kaklase ko, anak. Mabait talaga yun si Elsa, kahit nung araw pa. Nay, alam niyo, nagsisisi na ako sa mga ginawa ko. Dahil sa mga pagsisinungaling ko, parang sinubok ako ng ating Panginoon. Nagkaganyan kayo. Nagigilty ako. Dahil nga sa nangyari sa inyo, siguro, pinapaalala lang sa akin ng Diyos ang mga ginagawa kong mga pagkakamali. Nay, sorry talaga ah. Ipinapangako ko po sa inyo, magbabago na po ako. Hinding-hinti na po ako magsisinungaling kanino man. Sorry, Nay. Dahil sa pangyayaring yon, nagbago ako. Iniwasan ko ng labis na pag-inom ng alak at pag-gimmick. At naging responsable na ako sa aking trabaho. Sana po, kinapulutan nyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Carlos, at ito ang aking buhay. Huwag samantalahin ang kabaitan ng mga kaibigan. Magkos, iyon ay suklian ng katapatan upang sa sandali ng pangangailangan may kamay kang makakapitan. Baka nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor,
Susan Robles, Phil Cruz, Janelle Benamin, Rosana Villegas, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Carlos. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutian, sa musika Buboy Salonga, supervision teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.